Sana'y kasama doon. Minsan tumalaw siya, inaabot niya. And that time, hindi ko alam kung bakit yung aking message ay napunta doon sa salvation. At nung tumawag ako ng altar call, talagang umiiyak ako, yung nanay ko ang unang-unang tumayo. Wow. Amen! Praise the Lord! Hindi ko the last time, sabi ko, doon ko lang naramdaman na nakagawa ako ng mabuti sa magulang ko. Noong araw, nung unang-unang ako, sabi ng nanay ko, pindadalawin ako, alam mo na, nagpapasalamat ako. Bakit? Kasi nakakatulog na ako ng mahimping. hindi siya makatulog. Lagi ligon sa amin. Oh. Kami kaagad ang ano. Pero nung makakilala na ako sa Panginoon at tumawag na ako, sabi na, sana lumabas ka lang. Ganun na agad sa amin. Kaya nung lumabas nga ako, napunta ako dun sa pagsunod sa Panginoon. And then, hindi ko alam, pero malakas ang loob ko. Nung nagkasundo na kami, nung aking napangasawa, ay alakas ng loob ko, yaya dito, yaya doon. No? Sabi ko, sister, yung mga nangyari kaibigan ko sa mga iba't po mga church doon, sir, punta ka sa amin. Nakasal na ako, malapit na. Sabi na, ganyan ko. Oh, sabi niya, hindi niya. Ay, pinutok sa palala ko dahil overage na daw ako. So sabi ko hindi, sabi, binibiro pa nga yung iba sa akin, sige makasal ka lang, bibigay ko sa isang baboy ko, talaga ko ha, hintayin nyo, babalikan ko kayo. Hindi niya alam kung totoo hindi, eh kasi paladiro ako nung sa doon. Nung nagbigay na ako ng invitation, yung tatay, yung babyananin ko ngayon, siyempre iba pala doon, pag ikaw pala yung magpapakasal doon, pag ikaw ay lalaki, dote. Pag-isipan niya maigit ang Pangasinay niya lang ang tuturin. Dahil doon, pag ikaw ang umuha, lalaki ka, ikaw ang gagastos lahat. Nako, delegado ka niya. So ang tanong sa akin, hindi alam ko, may pera ka pa? May kilala ka ba rito? Wala po. May kamag-anak ka rito? Wala po. Meron ka ba ipo sa bangko? Wala po. Wala ka bang anong nahanda mo? Ang meron ako nagbibigay ako. Meron po yung pabo dalawa. Hindi ko talaga alam. Ang nasa isip ko lang, parang hindi, wala sa isip ko yung handa eh. Paalam kami. Buti hindi sinabing wala ka na mapapakasama. Nakusok ko eh, okay na lahat. Pastor yun, Alisteros, siya yung naging inyong namin sa kasal eh. So libre na yun. Kawawa yun. Yung simbahan, pinausap ko na rin yung pastor. Si Pastor Peña Redondo. O sige, wala ka ng problema rito, Pastor. Nasawa ka na. Pre, eh. Nung isang linggo na lang, nagulat ako. Nagulat yung biyanan ko, may dumating. Baboy. Dito ba? Dala-dala yung baboy. Atali pa. Ni Beno, sabi yung gano'n. Oo, pinapakadala po ni tanay ko. Sino? Si Sister Tita. Wow, sir, tita? Nagtanong pa. Sabi ko, ito ba kakasal si Pastor Joe? Sino ko? Hindi ba si Pastor Joe? Oo,